Hello, good evening everyone or good morning. Kamusta na kayong lahat? Happy weekend. happy Sunday. Na-delay ako mag-vlog eh. Nanood ako nung Salamat Duterte. Ang galing naman. Ngayon lang nagkaroon ng ganyan na pinapasalamatan ng presidente mula nung panahon pa ni Aguinaldo, meron ganun. Aguinaldo hanggang kaya wala naman kaya sa mga nakaraan, kay Cory, wala. Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. Ngayon lang, And it's nice to watch our countrymen take time out and then magpasalamat sa presidente natin. Although, some may think na meron siyang mga flaws, he's a great president so far. Ang dami niyang ginawa, actually. Yung laglag bala, wala na, di ba? Yung droga, na-control. Kahit papano. Pero nire-reklamo siya sa ICC na kakasuhan pa. Anong klase yan? Tapos nun, naitaas niya yung antas ng Armed Forces tsaka PNP. Imagine yung Armed Forces ang most trusted organization, government agency. Dati naman hindi eh. Kasi nga, nag-professionalize ang Armed Forces. Tapos nun, yung mga yung mga iwanang infrastructure. And then, yung buong mundo naman, tinamaan sa COVID, yung response naman natin, kahit kakapaka pa yung yung government officials, pero naka-recover, imagine. Ang Pilipinas, isa sa mga bansa na nauuna na makarecover, na naka-springboard ba, tataas yung economy. Kasi ang ganda ang nangyari sa atin. Kahit nga wala tayong, mahirap lang tayong bansa, walang bakuna, nakapag-procure. And you have to thank these guys running the government. Kay civilian niya, kay military man, o kay nagmumurang presidente, sipin nyo, nabakunahan naman ang mga Pilipino. Tapos ngayon, hindi naman tayo nalugmok kagaya ng ibang bansa. Kaya, ang hirap sa atin, mga kababayan, na masyadong mapagpansin, mapagpuna. Walang kaligayahan. Dapat ang natin, pasalamat. Pasalamat tayo, may ganyan. Nagpasalamat din naman tayo. Salamat, Cory. Salamat, Fidel. Salamat, Cory. Binalik mo ang demokrasya. Kuno, yun ang sabi. Salamat, Fidel. Binenta mo lahat. Binenta mo lahat ng ari-arian ng gobyerno. O, di wala na tayo minimaintain. Anak nang. O, di ba? Uy, namula ako. Namula ako sa kakatawa. Umakit lahat ng dugo eh. Galit na galit talaga kay FBR. Binenta yung Port Bonifacio, binenta yung PNOC, binenta yung dami yung binenta. Yung di ba yung, meron tayong steel mill, no? Anong pangalan nun? Tapos nun, mga lupa, no? Dahil binenta lahat ba? At least, wala nang minimintay. yung Port Bonifacio, AFP modernization eh. Wala, hindi na motorized. Saan napunta yung pera? Walang yayo, no? Expose ka mo, Tsaka yung Amari deal. Salamat! Okay. Salamat, tobacco. Tapos, alam nyo, dapat pasalamatan si FBR. Kasi nasolve niya yung iniwan ni President Cory na panay kuryente brown out. Alam niyo, nasa Nika kami, isa sa mga si General Canyeso, yung ngit-ngit ba, galit na galit. Yung ganun, gigigil ba? Kasi nga daw may mga na sa mga meeting, merong pondo para sa kuryente, may pondo para doon. Pero dinivert sa kalsada.
Ang word forward na sinabi, I want to leave a legacy behind. Oh, yun yung flyover sa ano? Doon sa Edsa Shrine. Pati yung shrine. Oh, trade-off. Eh, gusto ng Pilipino kuno ng monument, di ba? We are a ganun ba tayo? We are a race of monument building people. May papangalan yung kalsada sa politiko. Ninoy Aquino, pinangalan sa Manila International Airport na nanahimik, ginawang Ninoy Aquino. Sino ba yung Ninoy Aquino? Sabi ng mga Amerikano. Who's that Ninoy Aquino? Mali pa yun. Aquino, ha? Aquino. Dapat yan, ibalik sa Manila International Airport. Kundi kaya, gibain na lang yan. Palitan. Napaka inefficient na. Tapos noon eh. Okay, Erap. Oh, yung wedding. Hindi naman siya corrupt. May wedding naman eh. Oh, kay Gloria. May coup din doon kay Gloria. Di ba? Mutiny. Oh, dahil kay Gloria, nagkaroon ng trillanes. Di ba? Pasalamat tayo kay GMA. Nagkaroon ng trillanes. Oh, yung awkward mutiny. 2004 yun eh. Oh, tapos nabunyag, nagising tayo. Meron pa lang Hello Garcia. maraming salamat sa kanilang lahat. Eki Pinoy, may sa 44. Oh, nagising din tayo. Yung nakakaya, yung nanonood ka sa TV tapos nililit kang ganyan, sana matapos na yung Manila incident. Yung Manila hostage incident, yung isang bus puno ng turista ng taga Hong Kong, walang niya. Yun, pinakita how ill prepared we are. Diba? Isang bus na may hostage. Panay mga duwag tayo eh. Sana nga, isa lang general pumunta doon, binatukan yung major doon eh. Wala, panay mga duwag eh. Dapat yun. Kung pinasok siya doon sa bus, pumunta yung general, walang unarmed, walang aid, walang ano. Eh wala pa na, may daga eh. Tapos nang, ang dami pang meron. Tapos, sabi niya, ilala mo pa ba ako? O, nagkasama naman tayo sa operation, kunyari, ganon. Tapos naging bossing mo ko. Ano ba problema mo? Kita mo nanonood sa buong Pilipinas at saka buong mundo. Hostage ka pa. Ako na lang yung hostage mo. Pakawala mo yan. Nakakaano tayo. Samantalang yung presidente, ano ginagawa? Kumakain yata sa restaurant. Sa 44, umaten sa ribbon cutting. Oh. Tapos sasabihin niya sa speech niya, tablahan na lang tabla tayo. Pinatay din naman yung tatay ko ng PNP. Yun na, mga salamat, Pinoy. Oh, di ba? Peaceful. Oh, sa kanya nangyari yung naambus na ng mga sa Maguindanao ba yun? Inaambus na kila Magunda dato, yung asawa and all that, na nakikiramay. Pati media, di ba? Yung binaon, 57 sila. Ang patuan. Sa kanya rin nangyari yung dumaming droga, di ba? Salamat Pinoy. Kasi kahit ikaw, kayong lahat ng mga presidenteng nakaraan, kahit kayong mga palpak, we are very thankful because the Filipino people matured politically. Maraming salamat sa inyo, mga kapalpakan nyo, panay mga kawalangian nyo, panay mga kakurakutan ninyo, mga ginawa ninyong mga nakakainis, blood pressure. Maka matake ko, kakablog. Talagang pasalamatan natin silang lahat kasi somehow, they contributed to the progress of this nation and the maturity of the Filipino people. And that's why I am thankful for them. Wala nang mga yung armed forces nag-professionalize. Yung PNP nabunyag yung mga gago sa PNP. Yung mga drug lord. Mariosip yan. Kaya ngayon, pasalamatan natin si PRDD, si Duterte, which is but right. Kasi PRRD, kasi, thank you,
Kasi mas marami siyang iniiwanan na dapat nating pasalamatan. We matured politically and he proved noong 2016 when the Filipinos already matured, nagkaroon ng experiment ang mga tao because ayaw na natin kay Pinoy, ayaw na natin sa Dilawan, binoto ng 2016 si isang probinsyano, oh, walang alam, panay palamura, binoto ng Pilipino ng experiment and the experiment was successful. Thank you, Duterte. Ha? Kama-atake ko, tama na. Oh, maraming salamat sa inyo. Magbababay na. Sisimula pa lang ako. Si Nardo Buluran, very informative. O, kita mo, very informative. Full of wisdom. Oh, pilosopong tasyo. Dami kong natutunan sa inyo. Kunay, maraming natututunan. Domingo Umali, commented. Saya nyo naman pong panoorin. Uy, thank you. May lugod, may suspense, may puso, makatao, may matuwid, may prinsipyo, may aral, at higit sa lahat, may Diyos. Salamat sa taas, may Pinoy survivor. Uy, thank you ha. Loyal tong si Domingo Umali. Maraming salamat, Domingo. May nakalimutan, may bloopers. Diba yung isang video ko, yung kernel sinakal ko, pinagsusunto ko. Akala ko, mista ako. Akala ko, tiniente rin eh. Ayun. Hindi lahat ng beses snappy ka o ang tawag doon, yung prim and proper. Meron din pagkakataon, you have your contribution of failure, your contribution of laxity and embarrassment. Buti, maingay yung aso. Buti na lang yung, kunyari, di tumatawa ka, o mamaya, nabigla kang na yung yaki ba, di ba? Na matilansikan yung tao, naubo ka, o na haching. Maingay yung aso. Tapos nun, Domingo Mali, again commented, hindi po ako antukin sa inyo. Uy! Meron kasi nag-comment eh, si Bren Bayon. Nakatulog. Mahaba daw, nakatulog. Sabi, ang comment ko sa kanya, thank you, I am happy na I am your lullaby. O, diba? Kung gusto nyo antukin, panoorin nyo ko yung buong episode, yung buong video, 1 to 50. O, panoorin nyo, tulog kayo sigurado. Domingo Mali, hindi kayo antukin. Nakikinig lang ako sa narration ninyo, parang kinakabahan din ako sa mga susunod na eksena habang nagsasalaysay po kayo. Tapos, tapang ninyo. Wow! Kala mo lang yun. Kala mo lang yun. Hindi nyo lang alam yung pagkaganyan nagkukwento ko sa inyo. Yung actual, nandito yung language. Baka maano ko. May basketball. Nakabahan din ako. Lahat naman tao. But courage is the ability to control fear. Lahat ng tao, kabado. But if you are able to control fear, you will be able to surpass yung kinakatakutan, kahit ano yun. Tapos, ang keyword ko lang dyan, si God. Yan yung guiding Thy will be done. Meron ko sinagot na isang commenter. Bakit daw ako matapang? Ang sagot ko sa kanya, I always trust in God. So, if God is for me or for us, who can be against me or against us? So, ipaubaya mo sa langit, thy will be done. And that will carry you through any adversity. Kahit ano yan, kahit anong problema, malalakpasan nyo. Proven na yun. So, thank you, Domingo. Hindi ako matapang. Kunwari lang. John Solomon, brother. Sir Idol, kamusta na yung adventure sa Valle Verde 4 ngayon? Wala na yun. Kasi, lang yun eh. Parang sinubukan ko lang yung natutunan ko sa MBA. Kaming mga magkakaibigan, tinayo namin yun. It's just a 45-day thing. Pang Christmas affair. End of November hanggang New Year. Yun lang yun, yung run. Pero since
Nandun na yata yung parking na MetroWalk ngayon eh. Or hinayaan nila yung area. Dumping site na naman yun ng basura ng MetroWalk. Doon tatapon kasi malalim doon eh. Hindi naman pwede kasi nasa serbisyo ka, nasa armed forces ka, tapos mag-business ka ng ganun-ganun. Because yung time mo eh, you're supposed to work for government. Mag-resign ka, tsaka pwede. Okay? Si Jong Pakana, Pinoy survivor, salamat sir, you're part of history. To your comrades in arms, thank you for your courage, thus instilling discipline to oneself for better tomorrow. Maraming salamat, John Pakana. Sebastian Velasquez, pa-shoutout po from Davao Region 11. Oh, Davao, lahat ng taga-Davao. Magandang mayong gabi sa inyo tanan. Ah, marunong. Sebastian Velasquez. Ang hindi ko natutunan, Ilocano. talagang hindi ko Pilipitan dila ako sa Ilocano. Hindi nga ako, hindi ko maintindihan yung Ilocano eh. Amado Senior Tabora, Pinoy Survivor, welcome sir. Retired NUP. Thank you Amado Senior. Mang Amado. Okay. Maraming salamat. Ano yung NUP? Non-Uniform Personnel? O ano pa ba NUP? National Unity Party? Meron bang ganon? So, yun. Kahit ano man yun, pakisabi na lang kung ano yun. Pero, thank you, for watching. Ruby Caspillo sa Asturias, sir. Davao del Norte itong Asturias. Doon yung barangay captain na binaril yung ulo na sumabog yung utak. Ay, sorry, ah. Yung ano, yung skull na siyang pinulot ko. Marami pa raw ngayong NPA doon. Kahit saan lugar ng Pilipinas, hanggang hindi inaabot yon ng government services na matino, it is going to be a breeding ground of recruitment ng rebelde o kaya kinukuha na nila ng mga food supplies nila. Tapos yung may injustices, may military abuses, yung mga ganon. The same old na problem, it will still be. Pagka walang progress, talagang wala. Mainis yung tao. Walang communication, walang tubig, walang kuryente. Hanggang ngayon. Alam nyo ba, may mga ganong barangay pa na walang kuryente? Tapos nun, ang way nila is baterya para manood ng kuryente. Yung maliit na baterya na pang motor, i-charge nila. It's good for 3 days, mga ganon. Papanoorin nila and then mag-charge sila ulit. And kukross sila ng ilog para lang... Yung farm ko noon sa Nueva Ecija, ganun sa dulo ng edge of civilization. Ganun sila. Walang kuryente talaga. Imagine. Kaya nga dapat lahat ng barangay automatic dapat magkaroon ng kuryente kahit solar panel. Mga ganun ba? Kaya naman eh, doable 'yon if only yung Department of Energy will program it in the next 6 years. Aha, hindi ko trabaho yun. sana tayo. Si Chester Aragon na Boyet. Aha, nasana, nawala. Tuloy lang sa pag-inspire sa amin, sir. Yes, I will. Chester, maraming salamat. Chester Aragon. Amado Senior, si Amado na naman. Magandang araw, sir. Maganda yung mga kwento nyo. Maraming salamat, Mang Amado. Maraming salamat. Maldo Villena commented, good day sir, mabuhay po kayo. Thank you, mabuhay ka rin, Maldo. Sir, sino-sino pa mga Pinoy graduate ng US Ranger? Marami actually. Ang natatandaan ko, sinagot ko sa iyo, si Captain Pabustan noon, General, Lieutenant General yata siya, Major General. Pabustan, class 77 sa Academy, tapos noon, 78, Dito Valley, naging CEO ko sa first company sa Cagayan Valley. 78, sino ko ba? Captain Gomez, yung parachuter. Magaling yun. Tapos, 78, 79, Delyosa, yung naging chief of staff. Captain Delyosa, naging four-star general. Kung nga, no? Dapat nagtuloy ako para four-star general din ako. Anyway,
Classmate ko yung sa Ranger. 49, class 49 din yung sa Ranger. Mistanga tawag ko doon. Ang lakas ko mangaya. Nasabi ko, sir, tat mula ngayon, dahil sa kaklase mo kami, mista na rin ang tawag. nasabi, Ike, ang lakas mo mangaya. Tapos, he could have given me a brigade, ano? If I went, ano? If nagtuloy ako. Kung 4-star siya, chief of staff. 79. Ang sumunod sa kanya, si Segovia, 80. Yan, magaling yun, si Segovia. And iba, hindi ko na-monitor kung nag-US Ranger. Tapos, 81, 82, si Andy Gauran, 82. Hindi rin nagtuloy yun eh, sa serbisyo. Ewan ko, bakit? Na ano yata sa ko, nagsawa na. 82, 83, marami sa amin. Si Pebiar, Barrientos, ako, natatanda ko. Si Marcos din yata, may kaklase ko Marcos eh. US Ranger din yata yun. And so on. Tapos yung iba, hindi ko natatandaan. Yung sa 84, 85, 86. Si Bato yata eh, nag-US Ranger. 10 lagi yung slot nung time namin. 10 yung slot, taon-taon. 5 sa Army, 5 sa PNP. Nung nandun ako, may inabutan akong class 82 na si Borja. Lieutenant Borja. Inabutan ko, kaya nga lang na-aksidente sa airborne. Ano, talagang nakakas yung paa. Yun. Das na, ano yata, hindi nakatuloy. Nagkahiwalay din kami nun eh. So, yung mga mag-US Ranger na mga, ano, na official, ingat kayo sa aksidente. Ang swerte lang ako na tinago ko eh. Kaya hindi nila nalaman. RTU sana ako eh. Tsaka, yung doktora, diba? Yung Pinay. Ayun, swerte ako dun. Kabayan! Saan tayo? Maldo Villena. Good day, sir. Mabuhay po kayo. Sino-sino po mga... yun na rin, ano? Thank you, Maldo. Fernando Dayaday. Pinoy Survivor, bless you. Thank you. Time is getting short. Keep on fire the firing line. Prepare. Jesus is coming. Yes, he's coming. The signs are there. You prepare for the worst. Continue to awaken the people. The sign that is very glaring is Israel. Yon, bantayan ninyo ang Israel. Yon ang binabantayan ko ngayon. Pagka nagkaroon ng peace treaty, 7-year peace treaty, na mabobroker yung mga Arab countries, no, yung Middle East. Pagka nagkaroon ng peace treaty, that's the start already of the 7 years na so-called tribulation. Nakakatakot, pero you know, kaya bata kayo, kaya matanda kayo, kinakailangan harapin natin. Kinakailangan paghandaan natin. Hindi yung isa-shrug up mo, nakakatakot, ayoko niyan. Hindi. Mas nakakatakot kung kunyaring umabot ka doon na hindi ka handa. Kaya maganda ka ako, naghahanda ako. Ang unang-unan yung ihanda, yung ano, yung kung pagkain, yung ano, honey, yun. Mag-vlog ako tungkol doon. Okay na yun, kahit bigas lang, tsaka honey, pwede na yun. Sa gera nga, yung mga ninuno natin, yung mga ano natin, mga magulang natin, kanin lang, tsaka ano eh, binabahugan lang ng bagoong eh. O, asin, okay na sa kanila eh. Tayo, sosyal. Kanin at tsaka honey. Pero, ingat kayo dun sa bibili na honey. Meron kasing tinimple, yung ano, yung peke. Yung peke. Okay, mag-vlog na lang ako tungkol doon. Sige, haba na naman tayo. I have 2 brothers, si Fernando, sabi niya, who are SR, Scout Ranger, Tanay. 6 months graduate, 2 are retired. One is a member of Colonel Honasan's DND under JPE. I am inspired of your life experiences as an Army officer. Maraming salamat, Fernando. Kamusta na rin sa kapatid mo na dalawa, if they're still okay, no? I hope they're doing well. Alam niya yung crew na yan, yung ano, yung mga military adventurism noon. Ang daming sinirang karir noon. Ang dami. Tapos maraming naka-recover kahit papaano. Pero ang daming ano noon, magagaling talaga na nawala eh, nawala sila. Dario Bukawit commented, "Carry on, sir. You have credibility." Memories. Thank you. Maraming salamat, Dario.
Bukawit. Rod Els commented, "Sir, I am happy that you study the Bible. I too am interested in the end time prophecies." Maraming salamat. It started when I read The Late Great Planet Earth by Hal Lindsey. Keyboard is broken. Okay. Kaya yung spelling. In the 80s. Okay. So, maraming salamat, Rod Els. At least may naniniwala sa akin. Kala ko walang naniniwala eh. Okay lang, magdasal lang kayo. Magdasal kayo for enlightenment. Tapos, harapin natin. It is just around the corner. We don't know when. Eh. Nobody knows when. And yun ang mas mahirap. Magkakaroon ka ng trials na 7 years, and you don't know when it's gonna happen, what date ang ano start. And then mas maganda paghandaan talaga natin. Ang pinaka physical na paghanda is pagkain talaga, because everything will be controlled by one world government, and then mark of the beast para for you to buy and sell pagkain. Magkakaroon ng shortage kasi may gere. So kung ngayon pa lang magsisimula ka, you will be in a better position. Pagka wala, hindi dumating, hindi kainin natin, kainin nyo. Imbitahin nyo ako, kakainin ko. Imbitahin ko kayo, kain tayo. Budel fight. So ganun lang, handa lang tayo. Okay. Felix Panganiban, for your information, sir, ang human rights of the Philippines itinayo yan para sa Communist Party of the Philippines, para sa kanila lang kalahati ng magpatakbo niyan. And di natin kasi pwedeng anuin yan. Ano yan eh? Ang key dyan yung appointed, yung head niya. What the head dictates, yun yung mag-permeate hanggang ilalim. So, it's very important magkaroon ng ano, yung human rights na yan. Yung kultura niya, ewan ko. Basta, ang nakikita natin niya, one way. Pero, ang ano doon is, may ebidensya ba? Meron bang ano? Wala namang, ano, hindi mo naman pwedeng basta-basta ano yan. Kasi, it's a constitutional body. So, ang akin, tingin ko, yung head ang problema. You appoint a head there na magaling, responsive sa lahat ng tao, hindi lang ang kinikilingan ay yung enemies of the state, pero pati yung soldiers of the state, o kahit sinong Pilipinong inaapi, yun dapat ang thinking ng ano, ng human rights. Mahirap yung ganun. So, walang ebidensya. So, ganun talaga. No, nawala na. So, sino pa ba yung nagpapa-shoutout? Aha, teka. Nakakarami na pala ako, no? Okay. Salamat sa kwento, sabi ni Peryong De La Plana. At least nalaman namin ang totoo sa 86 Elsa. Marami namang, yung aking konting kwento lang akin. Yung kinukwento ko lang is yung alam kong detalye. Baka mamaya ay marami magalit sa akin. Anong barangay kayo sa Balabaga? Yung kinausap niya yung ano, isang nag-respond. Pinoy Survivor, ha ha ha, what a coincidence. Favorite ko kasi sir yung 1950s Western Classic. May kinuwento kasi siya, napanood niya si Audie Murphy yung Western, and then yung Operation Petticoat yata. Yung ba yun? Operation Petticoat. Tapos nun, Fort Petticoat. Panay babae, inarmasan niya. Pero so, ano, sabi ko nga, napanood ko rin nung Holy Week, and then it brought back memories. Naalala ko, ganun na ganun yung ginawa ko, inarmasan ko yung mga babae, yung asawa ng sundalo, kahit manikurista, inarmasan ko. Yung mga buntis, panay, ano, machine gun ang hawak. Kasi buntis nga eh. Basta kabit-kabit na yung bala, 2,000 rounds. Tapos kakalabitin na lang. May assistant gunner naman siya. Basta yung 50 babae, 58 na babae. Ganon. 58 yata yun. Tapos lahat yun, may armas. Ang daming baril sa amin eh.
Ang daming mga TNT at saka mga ano, mga explosives, granada, kompleto. Nilabas ko lahat doon sa ano para may access kami. Talagang ano, patay kung patay na 'yon. Ang problema nga, natakot yung NPA eh. Tapos si Burnok, swerte, nahuli. Kung hindi yung nahuli, at napakanta, isa pa yun ha. Kasi kung hindi siya kumanta, hindi namin malalaman, 9:45 siya kumanta. Wah! Lulusubin namin kayo! Ang hudyat, yung granada, pag hinagis, hahagisan yung gwardya, pagsabog noon, lusob sila. 10 o'clock ng gabi, ang lusob. 9:45 namin na-discovery. Nagsalita siya. 9:30 siya nahuli. Human rights. Ayoko na sabihin. Human rights. Pero imagine, what about the rights ng mga asawa ng sundalo? Kung patay lahat yon, 58. Pati 11 sundalo, kung patay lahat yon. O, de, tas iiyakan lang kami. Babalutin kami ng bandera. Tapos, libingan ng bayani. Ay, nako, I do not intend to die a hero. Ayoko pa at that time. Okay, so... Sir, sino naman ang di matatakot yung picture mo nung yearling pa lang, mabangis na. Pati yung ano, yung iba, napapanood na yung ano, yung sa klase namin, matikas, graduation and all that. Maraming salamat ha, tinatsagaan nyo. Sana sir, magawa ng pelikula ang story ng life mo sir. Hindi na, kaya mo na. Para man magising sa katotohanan ng mga walang muwang dahil puro na lang paninirang puri at pasakit sa mga Marcoses. It is just a click away. Basta may internet, mag-i-research nyo na lang. If you really want the truth, there are so many versions ng truth. Yung truth A, truth B, truth C, truth D. Maraming version. Someone is saying this, someone is saying that. Ang mahalaga, you have the discernment kung alin yung tama o mali. Hanggang ito nakaraan na eleksyon, Team A is saying, eto yung truth nila. Team B is saying, eto yung truth nila. Pati yung mga follower, sinasabi, eto yung truth nila. And then, nagbabangayan. Yung isa, hindi nakipagbangayan. Yung isa, sige ang tirada. At pagka ganun ang situation, mahalaga, you have the discernment. Dito sa utak at saka sa puso, makita nyo kung alin doon yung tama. Sa lahat ng pinagkakaabalahan ninyo, sa lahat ng kakaharapin ninyo, mahalaga malaman, alam ninyo, tignan kung alin yung tama at mali. Alin yung nambobola lang, alin yung naninira lang, alin yung i-steer o may hidden agenda. So, pwede kayo mag-ingat. Ganon. Mahirap yung ano eh, yung mabulaga ka bigla. Ang galing nyo, sir. Naniniwala ako na kapag makatuwiran ang tao, hindi ka pababayaan ng taas. Tama. Long life for you. Maraming salamat. Frederick Israel. Sabi ko kanina, bantayan natin na Israel. Ito na, nagpakita na. Frederick Israel. June Deluxe Escobosa commented, sir, ay, kusog hangin sa Manila Bay. Ha? Ang lakas daw ng hangin ko siguro. Yun ibig sabihin nito, kusog hangin sa Manila Bay. Eh, maraming salamat pa rin. Hindi ako tatablan yan. Gano'n ba kalaki? Sabi ni Brent Chomsky, gano'n ba kalaki ang Camp Abu Bakar? Mga ano yun, libo-libo hektara yun, mga 13,000 hectares yun. Malaki yun. Kaya pwede doon na artillery tsaka mga airstrike. Aha. So yun. Yung iba, isa shoutout ko na lang. Si Jeromes Pongol from Middle East. Maraming salamat. Maraming salamat mga taga Middle East. Sa lahat ng
OFW natin na nanonood, Canada, Australia, US, Middle East, Abu Dhabi, no? Saudi. Kaya maraming salamat sa inyo. At kahit papano, nakukuha niyong panoorin itong vlog ng Pinoy Survivor. So, yung ano, tuloy ko na. Hindi, mga 10 minutes pa. Yung ano nangyari doon, si... Hindi nalaman ng ano, ng AFP na ano, na magkakaroon ng coup actually. Pero ang tanong, bakit hindi pa rin ano, hindi pa rin kulang yung action eh. Oh, sa totoo lang. Kung isipin mo ha, kulang yung action. Kasi nasa DVD commission eh, oh. Na extra pa kami. Ayan oh. Hanapin niyo lang oh, yan, oh. Baliktad, no? Babasahin ko. Yung sabi sa fact-finding, the DVD commission na extra pa ako ron, ha? F.1.A, 30 November. Imagine, 30 November. Ito yung ano nila, recollection. Si General Antonio nag-order na red alert sa Northern Luzon Command, NOLCOM, parting Cagayan Valley. at the 5th Infantry Division headquarters in Echague, Isabela, a grievance survey was reportedly made a week before the coup. A week before the coup. Di tama yung sinasabi kong kwento. Oh, kasi ito ko eh. Lieutenant Enrique and Lieutenant Binuya, yung kasama ko sabi ko, Raul Binuya, student officers of the Special Intelligence Training School, SITS, ISAP, arrived with survey questionnaires focusing mainly on issues and problems confronting the AFP and the present administration. Part 3 of the questionnaire tended to suggest courses of action against the government such as non-violent civil disobedience or a coup. So-called compelling reasons for certain elements in the AFP to resort to a coup were presented in the survey. And diba sabi ko sa inyo, sabi ko kay Sir Agi, Sir, anong sasabihin namin? Tapos, he was that brazen. Sabi mo, ang kukutita kami. Hindi, sinabi ko. Sinabi ko, wala naman nakakalam ng date eh. Pero actually, sinabi niya yung date, December nga daw. First week of December, December 1. Mga thereabouts. Sinabi ko kay Pilipino, nagpa-verify nga si Pilipino. So, that's the lineup ano namin, yun yung gawa namin. Eh, hindi mo mafo-fault eh. Ngayon, sinasama ako, pero hindi ako sumali. Well, kasi pati mga kilala eh. Now, ito. Nagkaroon ng preemptive na ano eh, na operation. Hindi man preemptive. Na nagkamali. Nauna. Kasi supposed to be 30 ng November magkakabanatan. Ang ano doon titirahin yung ano yung Tagaytay na repeater station doon, communications network ng ano ng AFP. Eh kaso nabanatan ng 29. Ade na-alerto na lalo yung AFP. Eh alerto na nga eh, tinawagan nga ni General yung ano eh, yung Malacañang eh. Oh. Hindi yun, masisisi si General. Trabaho niya, Nike. Now, ang mali, pagkatapos nitong lahat ng senaryo na ito, tinanggal si General Cañeso. Oh, bakit? For incompetence daw, failure of intelligence. Oh, kita nyo, yun ang din alam ng tao. Failure of intelligence, eh, sinabi ko naman sa inyo, tinawagan niya ang Malacañang. Alam na, tinawagan si Honasan, source of information, Honasan himself. O, bakit? Anong klaseng failure of intelligence yun? Somebody needed a fall guy. Si Cañeso yung fall guy. Si Cañeso yung sacrificial lamb.
He was the offering. Oh, ito, di bale, matanda na yan, ano na yan, retired na yan. Compared to sa upcoming na merong ambisyon. Sino yun? Kayo nang bahala, isipin nyo kung sino yun. Kasi sila yung incompetent. Sila. Oh, eh, alam, dami ng information eh. Alam na nga ng Malacanang, eh bakit yung armed forces hindi alam? Oh, incompetent sila. Pero meron silang mga sariling intel agencies na bine-verify pa. Oh, nagbe-verify pa sila. Hanggang sa nangyari na, nagbe-verify pa rin sila. And then what? Muntik na, talagang bloody yung kuna yon. Bloody eh. No? So, ang nangyari, pumutok na. So, ito ngayon. Nagkabakbakan. Ito pa isang di, ano eh. Nagkabakbakan ngayon. Binanata na yung Aguinaldo. Yun. Lumusob na yung Marines. Under Colonel, Lieutenant Colonel Goho. Yan. Tapos na ano sila, naupakan sila ng ano, air assets ng gobyerno. Tsaka siyempre ng mga ano, ng ground forces. Pati yung kala General Blando na contingent, eh, ewan ko kung ano nangyari sa kanila. Captain Abinante, natamaan. Nagka-lusob-lusob. Tapos nun, nawalop. And then yung mga ranger, nasa Fort Bonifacio, hawak nila yung Fort Bonifacio. Tapos nun, nagkaroon ng negotiations within the camp na walang putukan and all that. Tapos nun, aalis na lang sila. You see the thing with ano eh, may mali rin dun sa ano eh, dun sa nangyari, mga pangyayari. Yung domino effect eh. Pagka hindi nangyari yung A, patay yung B, C, D, E. Wala na. Pag hindi dumating yung inaasahan mo, well, patay ka, di ba? And dami nag sige, sama ako dyan. Nag-inuman, tapos, sige, sama ako dyan. May mga ganong pakitang ano eh, pakitang gilas eh, brace up eh. Ah, sige, nakakainisya ang gobyerno, sama ako dyan. Oh, dahil tas binigyan ng call sign, hindi naman sinuot. Oh. Iba, tumanggap lang ng ano, pera. May pera daw eh. Tapos nun. So, nung December 2, yun yung ano ko eh. December 1, December 2. Basta lang, any time noon, December 1 and 2, may dumating sa akin na kaklase. Dalawa kong kaklase. Tawagin ko silang ano. Si Lieutenant Oscar. Abay, sulat ko. Baka makalimutan ko. Si Lieutenant Oscar at si Lieutenant Alpa. O yan. Lieutenant Oscar and Lieutenant Alpa. I will disguise the name. Kasi baka magalit sa akin, hindi na akong kausapin. Tapos nun, oh, Bok, kamusta na kayo? Sabi mo ganun. Doon sa quarters ko sa Port Bonifacio, may quarters ako doon na ano, housing eh, na pag-aari ng army na housing, hindi yung sarili. Atira ako doon, tapos nun, oh, kamusta na kayo? Nagkabanatan daw, etc. Kwento sila, kudeta, bla bla bla. Tapos nun, oh. Tapos, hinihingi nila yung ano ko, yung tulong ko. Tapos sabi ko, sino yung uupo? Sinasama pa nga ako eh. Ay ko, bakit hindi ako sasama sa inyo? One, hindi pwedeng isasapalaran mo yung buhay ng tao mo. Mista, hindi, isasapalaran mo yung buhay ng tao mo. Tapos nun, hindi mo alam kung bakit kayo mamamatay. Sino yung upo? Oh, compartmented, yun ang sagot. Ay, sabi ko, Bok, if they are asking you to die for a cause, it is your right, your personal right, and the right of your men to know from you as their company commander, as the commander, that who are you going to put in power? Isang tao lang ba? O pitong tao ba? O 12? Council of Elders ba? O junta? And then what? Anong mangyari afterwards? Yun ang tanong kung gustong sagutin. Kung hindi nyo masasagot yan, bay, hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Lokohan yan, pagkaganyan. Nasabihin ko, compartmented, easily said. Kasi, kung titignan mo naman yung kabilanda ko,
ayaw nilang ma-expose sila. Baka mamaya may doble kara, yung mga ganun. Eh, oo, pero yung personal trust, gusto nila magtiwala ka sa kanila, pero sila ayaw magtiwala sa'yo. O paano yun? Eh, sa kanila nga, sa high level, yung General Galido, DPA daw siya. Eh, anong klase yun? Nag-DPA siya. Eh, yun ang mali sa Armed Forces eh. Sinasabi, DPA siya, si General Galido, hindi ba nila inisip na because he is a general, maraming sumama dahil sa kanya, tapos sasabihin DPA siya, loko-loko. Di ba kalokohan yun? Anyway, nung pumunta nga sa akin, sabi ko, hindi pwede yan, Bok, ayoko. Tapos eh, alam mo sabi sa akin, anong balak nyo? Babalik daw sila. Sa Makati daw ang convergence nila, Makati. Umalon daw sila from dito sa Ranger. Mag-ano daw sila, nagsabi sa akin. Umalis na lang kayo dyan. Hindi daw, may commitment daw sila. Nasa na yung mga bossing? Nagpakita ba sila? Nakita nyo ba? Yun ang masama. Hindi daw nila nakita eh. Sino yung upo? Nakita nyo ba? Iupo nyo, naghihintay siya to be in power, tapos hindi nyo makita yung anino? Ay, nako. Di ba kalokohan yan? Kung namatay ka, sabi kong ganun. Tapos sabi ko, hindi ako sasali, may pamilya ko, sabi kong ganun. May pamilya ko. Alam mo sabi sa akin? Ni Lieutenant Alpha. Debok, sige, kami na lang mamatay. Mabuhay ka na ng masaya. Puch. Sabi sa akin yun, sabi ko, alam mo, Bok, hindi ako tatamaan yung konsensya. Kung konsensyay mo ako, pag ililibing kita, sabi mo ganun, sasaluduhan kita sa iyong libingan ng bayani, kung doon kayo ililibing sa libingan ng bayani. Pero yung ganyan na kukonsensyay nyo pa ako, nakakainit kayo ng ulo, ha? Pupunta ka dito sa bahay, tapos nun, tatakutin nyo ako ng Hindi pwedeng ganun. Magkasama tayong pare-parehas ng laki na pinagsama natin. Tapos mali naman talaga sa punto yung sasama ka dyan, hindi mo alam yung mga pangyayari. So, mali sila. Ang hinihiling nila, kung pwede daw akong tumulong from outside, kung mausap daw ako ng mga general. Paano kala nyo sa akin, Kernel? Tinyente. Kasi nga daw, ewan ko ba? Sige, pinagbigyan ko ha, hindi ko matiis. Sila daw mamamatay eh, hindi ako mabubuhay. Happy ako. Yun ang mali sa academy eh, yung mga mista system na yan. Somehow it is in one end it is okay, pero in the other end, in the other side, it is somehow wrong, na mali na nga eh, dahil sa mista mo tutulungan mo eh, yung ganun ba? Yun ang ininculcate sa utak mo, hinahampas-hampas ka, hinehis ka. Yung mista mo, mamahalin mo yan, yung mista mo. Nako, sarap batukan, di ba? Buti nga, nakapagsalita ako eh. Maraming magalit, pero yun ang totoo, yun yung hard facts, yun yung hard truth about it. So, okay. Nag-isip-isip ako, tinablan din ang putya. Nag-isip-isip ako, kinausap ko si General Canyeso. Sir, binisita ako ng mga mista ko. Paano yun, sir? Ano sabi mo? Sabi ko, sir, ano na yan, yung losing proposition na. Pagka day one, hindi mo nakuha, wala na. Lalabang ka pa. Sabi nga, that's correct. If in a military exercise like that, you need surprise, precision, cooperation, everyone doing it in clockwork, sabi nga. Pagka yung day one, hindi mo nakuha, wala ka na. Kasi sabi ko nga, sir, yung involving so many men, kung ilan, 2,000, 5,000, ilan yon, yung kilala, yung sympathetic, siguro by the thousands.
Involving so many men is a waste of talent o a waste of manpower. Ang dapat niyan, sir, ano eh, inupakan na lang isa-isa. Yung pili ka ng 100 target na personalities, inupakan mo, 100 snipers. Oh, gawin mo ng, kung 100 personalities, 100 sniper, and then meron siyang assistant, and then meron siyang dalawa ng 5 finger, so 5 times 100, 500 na tao lang. Oh, sabay-sabay. Boom, meron kang oras na sinusundan. O, di tapos lahat. Tapos, eh, alam mo, yung susunod, next in line, eh, matino. Mas matino. Eh, kasi ang problema mo, yung mga ano eh. Pwede kung ginanon mo siya, anong, walang problema, hindi mo na-involve yung ganong karaming tao, walang gulo, walang etc. Basta isang ano lang yan, one day, tapos. Ang problema, people want to take power. Yun yung problema dyan. Sino yung mga nasa likod niyang lahat na yan? So, sir, paano yun, sir? Ang inaano nila, request nila kung pwede kayong mag-intercede. Pwede ba kayong tumayo at ipagtanggol sila? Parang ang labas niyan, parang hinihiling nila na mag-ano kayo, sir, mag-chief of staff. Parang ganon. Ala, nagarit lalo yung matanda. Eh, hindi pwede yung ganon. Isusubo sa'yo yung posisyon ng isang kernel, then they can always take it away. Oh, yun ang sagot ng ano, ng matanda. Which is, ano, tama naman. So, beholden ka kung sino nagbigay ng ano sa'yo. Eh, kung presidente ng Pilipinas, okay. Pero paano kung isang lieutenant kernel o isang major ang nagsabi sa'yo, o kapitan, sir, ikaw na chief of staff. Eh, paano? Nagigipit na. Kung sila, in-involve nila siguro yung si General, pwede pa. Eh, hindi, nagplano, hindi siya in-involve. Eh, wala. Wala mangyayari dun. Ewan ko. Pero, maraming ano rin eh. Maraming may ano rin, mga meron. So, pinuntahan ko si General Kakanando, Commanding General Army, wala rin. Negative din eh. Eh, ninong ko yun eh. Ninong ko rin si Pilipino, ninong ko si General Blando. Sabi ko, sir, tapusin na natin to, sir. Nagda-drag on, patay yung economy natin. Mga tiniente ha, iniisip yung economy. Sabi ko, patay sa economy natin, tapos tayo, eh. Civil war bagsak niyan eh, pagka nagkakampihan. Kundi kaya, maraming malalapa, maraming mga magagaling na official na involved eh. Sabi ko, sir, tapusin na natin, sir. Tumayo tayo doon. Samahan kita, sir. Tayo tayo doon. Tapos noon, ano, tama na. Uwi na tayo. Yung ganun ba? I'm, as the commander of the Philippine Army, as the commanding general of the Philippine Army, I am ordering you all to go back to the Fort Bonifacio and then tigil na to. Tapos, akin to, mga tao ko to. Yung ganun ba? Wala eh. Hindi na ano ni si sir eh. Parang nasyak eh. Paano nangyari to? Yung ganun ba? Paano nangyari sa akin to? Eh, hindi na maka-move on. Eh, kinakailang ma-resolve yun eh. Tapos, pinuntahan ko yung ano niya, yung isa pang general doon sa office, deputy niya, si Saavedra, General Saavedra. Wala rin, ayaw rin. Galit na galit ako. Tapos, nagsabi ko ngayon sa Ranger Regiment, may nakausap ko yung mga sundalo. Tapos sinatanong ko, iniisa-isa ko yung mga ano nila, yung mga veterano ba? Yung mga galing Mindanao, at yung mga instructor, ranger instructor, natanong ko ano yung mga saloobin nila. Tapos yun niya, paano daw yun? Yung mga ranger na sa Makati na, inuupakan na, nagkaka-na sporadic encounter, mga ganon, tapos nun, paano? Walang tulong. Sabi ko, pwedeng sundutin yan, sundutin para tactically malaman nila, meron pa pala nasa labas. Paano daw, sabi sa akin? Sabi ko, ang kailangan ko, mga isang team, decidido, patay kung patay, yung ganun ba. Ayoko nang mag-lead ng operation nang wala, yung may kalabaw sa dibdib. Patay kung patay. O sige sir, sama sila. Inorganize yung ano, isang team. Susundutin namin yung mga PNP dun sa ano, sa Bendia.
just to ease the constriction being done. Magtauhan sila. Ang question lang doon kung magbo-volume of fire kami na inaasinta sila or sa itaas. Yun lang ang question namin doon. Sabi ko sa last briefing na, pinag-iisipan ko pa. Nagawa na yung route, tapos ang gagamitin naming armas, panay captured sa rebels. Walang ano pa. So pagkagamit, throw away, tapon. Walang serial number na ano. Kasi ano, o sino kumuha nun? Sino yung baril? Baril na rebelde yun. So, ganun. So, ayos na lahat. Sama dyan si, sasabihin ko ba? Si Master Sergeant. Wag na. Si Alpha. Si Master Sergeant Alpha. Tsaka si isa naman, si Master Sergeant Juliet. Yan. Isa si Master si Sergeant Delta. Yan, yung mga ano nila kasama. And then, nandun sila lahat sa Ranger Regiment eh. Yung isa may hawak ng susi ng armory. So, walang problema dun sa mga baril na gagamitin namin. Sabi ko, 60, M14, karamihan, tapos bala, marami. Kung meron pa nga 90 RR tapos ng throwaway talaga, tatapon lang namin. And then, PRP sa bahay ko, sa bahay namin sa Pasig. Magsisibilyan kami, magdala kami sibilyan, then sibilyan, pagka-upak, bis. O kaya bago nga namin upakan, nakasibilyan na kami. So, doon ang daan namin sa May Forbes Park. Then sa Golf Club. Manila Golf. Ayan. And then, nung day na nung kukunin na, ay strike na ako eh. Imagine yung epekto nung ginawa sa akin nung mista ko na si Lieutenant Alpha. Si Alpha. Kinonsensya ako. Tapos din, nakonsensya naman ako. Ako, gago, nagpakonsensya ako. Ayan na ako. Papatrolyan ko na. Biglang may sabi sa akin ni Sergeant, Master Sergeant Juliet. Sir, may problema. Ano yan? Natiktikan tayo, sir, ni Colonel Dunda Matabalaw. Yun yung acting chief of staff doon. Wala na doon si Romeo Lim. Nag-schooling yata. O nagkaroon na ng whatever. Batalyon o whatever. So, ano siya? Ang sabi ni muntik na akong madulas. Master Sergeant Juliet, kinuha daw ni Sir Dunda Matabalaw yung susi na sa kanya. Ay ko, sige, wala akong bahala. Ako kukuha. Saludo ko. Sir, permission to make a statement, sir. Ano yun, Niking? Kamusta na? Sir, kunin ko yung, kung pwede, sir, kunin ko yung susi ng armory. Bakit, Niking? Ba't kailangan may susi ng armory? Sir, i-strike ako. Uupakan ko yung mga PNPC, INP dyan sa, ano, sir. Sabi, ceasefire, pero lumalapit sila. Nag-ooperate sila. Sabi, ceasefire, pagka may ceasefire, yung LAL, lumalapit sila, ginagapang nila. Nadidinig mo sa TV eh, kasi panayang kwento ng mga media. Sabi ko, sir, upakan ko. Tapos ayaw niya ibigay. Nagalit na ko. Tapos nagtaas na ako ng boses, nagtaas din siya ng boses. Tapos sabi ko, sir, nakaupo ka dyan sa office mo, sa upuan mo. Yung mga kasamahan mo, yung dami mo ng medalya na yan, gawa ng mga kasamahan mo nandoon sa Makati. Kailan nila yung tulong mo. O de, ano ba naman yung, hindi naman ikaw yung gagawa, ako eh. Tapos, to whom it may concern ba, hit and run ang gagawin ko, sir. Hit and run. Tatalo kami. Tapos, nagtataasa na kami ng boses, tapos sabi ko, hindi, galit na galit ako. Nanay ko, sir, kailangan ko ngayon na. Sabi yung ganun. Tapos nun, biglang may tumapik sa likod ko. Si Captain Pangilinan. Bakit, Iging? Oh, sir, sabi yung ganun. Ang init na ulo mo, sabi niyang ganun. Oh, sir, kailangan ko kasi yung susi, sir, ng armory.
inis ako eh, walang magdesisyon dito sa ano, tapusin eh. Then matapos, either way, sabi ko. Either way, tapos biglang sabi ni, sobrang init ng ulo mo. O sir, sa dami na general sa Pilipinas na wala man lang balls para tumayo, para sabihin, tama na, itigil na natin to, nakakaya na tayo. Armed forces tayo, pero bakit ganyan? Sabi kong ganun. Hindi yung ganun tone na. Yung pagkakasabi ko siyempre with force, with emotion, with force sabi. Tapos yung lintik na dami-dami general, sayang mga estrella, sabi kong ganun eh. Biglang na nandiyan si eto ko eh, eto si Pangilinan eh, siya lang nakikita ko si Sir ng Gaudencio Pangilinan, naging bucor. Lieutenant General, captain siya noon. Tapos edikam siya, biglang gumanon yung nasa likod niya. Si General Enrile. Bakit tiking? Ako may bayag, sabing ganun. Sige, tuloy ko bukas. God bless you. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe. Thank you so much for supporting. Nagkakaiyak. Okay, bye-bye. God bless. Yeah.